After that, President Laurel then expressed the firm and unswerving policy of his administration. Ikalabing apat ng Oktubre, taong 1943. Isang taong singkad, buhat noon hanggang ngayon, na naitayo natin ang bagong Republika ng Pilipinas sa hirap na ito na dinadanas ng ating bayan. Nahahanda ako na magpatuloy sa daang makikita ninyo na aking inilalagda sa pamamagitan ng tulong ng aking mga kasamahan sa pamahalaan upang tunay maging wagas, maging dalisay sa gitna ng isang digmaang ngayon idinadaos sa isang sinuko, sa gitna ng kagutuman, sa gitna ng kamatayan, sapagkat ang kamatayan may matamis, katulad ng itinuro ng ating mga bayani, kung iya ay magbubunga ng isang pag-asa at ng isang adahikain, pinagpakamatayan nila. Meanwhile, in the city of Manila, Filipino citizens sponsored various celebration activities. Among those received most enthusiastically by citizens was the personal appearance of stage and screen stars. Leaflets distributed by these beautiful stars pass into the hands of onlookers. Favorite poems and songs by Liwayway Arceo, Norma Blancaflor, and Corazon Noble brought enthusiastic applause from citizens who recalled the boundless joy of independence gained 1 year ago.